muli po MR TDJLP ang inyong ka-DIY. So bali tatanggalin natin yung ano, yung ito tatanggalin natin yung suction blade cover. So tatanggalin natin to. Ito yung padding niya pag nasa ano na siya, itabi muna natin. Ito medyo may kahirapan tanggalin to. Ilapit ko anong konti. Medyo may kahirapan tanggalin to kasi nakadikit to ng husto rito eh, no. Dikit na dikit 'yan eh, no. So kumot ito nga i-DIY, i-video. So inangat ko to ng konti pero off the camera, no. Wala ka nang mapapanood na video na ginagalaw ko to ngayon pa lang eh, no? Off the camera nung angatin ko para ano, kasi medyo mahirap talaga, dikit na dikit siya, no. Hindi pa to nabubuksan eh itong motor na to, since nung biling ko to 2014, hindi pa to nabubuksan. 8 years na sa akin tong vacuum cleaner na to eh, no. 8 years na to itong vacuum cleaner na to sa akin. Kumot, alam ko yung maintenance, alam ko kung paano ko i-maintain yung appliances na ginagamit ko, dahil nagre-repair nga ako, electrical ang trabaho ko. So tumatagal siya, 8 years na to eh. Pero kita mo, kung mapapanood mo yung first video nito sa ibaba, kakaunti lang ng alikabok sa loob. Kasi nga, well-maintained yung kanyang mga filter eh, no. So, dito tayo. Tanggalin na natin itong suction cover. So, ang ano nito, so, angatin mo lang. So, yan, ganyan. Angat-angatin mo lang. Tapos, kailangan mo ng screwdriver na medyo ano, thin yung kanyang point, yung flat end niya dapat thin yung kanya para pumasok dito, kasi nga pag hindi mo pa nagagalaw to masakit. So ayan yung kanyang interior. Ito yung interior nung suction part. Yung suction part, no. So, ito yung interior niya, no. Dito siya umihigop ng hangin, no. Dito niya ibinubuga. Pobot ibinubuga niya yan dyan. At may cover siya. Dito siya lumalabas. Sa area na yan. Dyan siya lumalabas. No, humihigop siya ng hangin dito. No, tapos binubuga niya rito sa dito, yan. Yan binubuga niya diyan. Tapos dito siya lumalabas. Papunta rito. Yan. So kapag ka nililinis mo yung vacuum cleaner mo, no? Diba, nilinis mo yung vacuum cleaner mo ng yung mga filter niya. I-check mo rin to. Once, wag naman yung araw-araw.
Iba o, mga sa loob ng isang linggo ginagamit mo yung vacuum mo ng dalawang beses o tatlong beses o apat. Siguro mga isang buwan, ganun. Isang buwan o mga isang buwan, ganun. Para ma-check mo kung wala siyang ano. Pero malalaman mo naman pagka yung may problema ka rito eh. Pag nag-clog tong mga lugar na to, pag nag-clog to ng nag-clog to ng mga alikabok, no? Ay, mga lugar na 'yan. Malalaman mo 'yan kasi hindi siya hihigop ng hangin. Hindi siya mahihigop. Yung hihigupin niyang hangin, hindi niya mailalabas. Yung hihigupin niyang hangin dito, hindi niya mailalabas dito sa area na to. Sa likod ng motor, hindi niya mailalabas. So, pag higup niya ng hangin, ibabalik niya rin yun, magbabackfire yun, pabalik. So, malalaman mo na, pag tinesting mo yung motor, halimbawa, nakakabit to, no? O kaya nakakabit doon sa vacuum pa, no? Paandarin mo lang yung vacuum, tanggalin mo yung filter dito sa ibabaw. Ito, yung filter dito. Yan, yung filter dyan. No, yung filter na yan. Yan. Ilagay mo lang dyan yung kamay mo. No, o kaya lagyan mo ng kung anong bagay o papel o ano. Tingnan mo kung hihigupin niya ng malakas. No? Kapag hindi niya hinigup ng malakas, eh, barado to. Barado tong lugar na to. So, buksan mo, linisin mo. Yan lang. So, yun lang ang ating ano ngayon sa suction assembly. So, yan, gradually, makakarating tayo dun sa pinaka point na mabubuksan ang lahat yan. So, kumbaga, pinapakita ako lang dun sa mga video niya, yung itsura ng motor, nung buo pa siya. Yung itsura niya na hindi pa siya nakakalas ng buo. So, ibig sabihin, once na magkamali ka, pwede mong tingnan yung mga video na, nung video na mga buo pa yung motor, no? Ano ba? At saka ngayon naman, hindi mahirap magkamali, no? Unang-una, pag nag-search ka sa Google, marami dong mga lecture, no? Minsan updated pa, no? Yung mga librong ginagamit ko na to. Ito, oh. Itong mga librong to. Yung mga libro na yun na ginagamit ko. Yung mga yan. Ang tatagal na yan. At saka ito. And mga 1993 pa sa akin yung mga yan. Oh, 2013, 30 taon na pala sa akin yung mga libro na yan. Eh ngayon sa internet, ang dami, updated pa. No? Tapos, ang cellphone ngayon, bukod sa may camera, may video pa. Nakakapag-picture na, nakakapag-video pa. Kung DIY ka, household ka, DIY ka, eh bago mo kalasin yung appliances o yung mga parts nung appliances mo, dahil mahirap magpagawa ngayon eh, mahal ang singil, tapos sandali lang sira ka agad. Eh, sayang yung pera, buti kung marami kang pera, walang problema. Videoan mo para picturean mo, videoan mo para just in case na magkamali ka, nalito ka, hindi mo matanda kung saan mo pinagtatanggal yung wire, marirecover mo doon sa video na ano mo na ginawa mo. O kaya upload mo sa Facebook mo, i-private mo lang para hindi makita ng iba. At least naka yung video nung appliances mo, nasa Facebook mo,
private lang. Masira man yung cellphone mo, eh, pag binuksan mo yung Facebook mo, mariretrieve mo yung ano mo, yung video mo. So, yun lang bali. Susunod uli. Thank you.